أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ngayong araw po ang ating pag-aaralan ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa mga aral mula sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ito po ay pang-apat na episode natin mula sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit po natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa edad na 40 ay siya po ay ibinabasa kanya ang unang talata na binabasa kanya na ito ang Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. At pagkatapos ay siya ay nagdawa o nagparating ng relihiyong Islam sa loob ng 3 taon na ito ay patago o sekreto. Ito ay patago. Maraming nagmuslim sa mga kaibigan niya, sa mga kamag-anak niya tulad ni Khadija bint Khuwailid na kanyang asawa, ganun din si Abu Bakr as-Siddiq at ang kanyang ang kanyang pinsan na si Ali bin Abi Talib, ganun din si Zaid bin Haritha at iba pang mga sahaba na maagang nagmuslim sa panahon ng ito ay sikreto pa, patago pa ang pagpapahayag ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa dakilang mensahe na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. At sa panahon na iyon, ayon sa ating mga ulama ay nagsasala po sila. Meron pong sala, ang ibang mga ulama kanila binanggit na ito ay sala na naiwan ni Propeta Ibrahim alayhis salam. At ang ibang mga ulama naman kanila sinabi na ito ay sala na kung saan pagdarasal na nabanggit ng mga ulama na 2 beses bago bago sumikat ang araw at 2 rak'ah bago lumubog o pagkatapos lumubog ng araw. So, 2 rak'ah sa umaga at 2 rak'ah sa gabi. Yan ang nabanggit ng ibang mga ulama. Ang mahalaga ay si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit po sa mga hadith na siya po ay nagdarasal. Pero hindi pa ito ibinababa sa kanya, hindi pa ibinababa sa kanya ang 5 beses na obligadong pagdarasal sa mga panahon na ito. Pero ayon sa mga riwaya, ay nagsasala si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang ibang mga sahaba niya, pero yung pamamaraan doon nagkaiba ang mga ulama. Ang sinabi ng ibang mga ulama ay ito ay 2 rak'ah bago sumikat ang araw at ganun din nakapaglubog ng araw. Ngayon, ito yung pagkaraan ng 3 taon ay ibinaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang talata na kung saan sinabi sa kanina ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ na iparating mo, ikaw ay magbigay ng babala sa mga malalapit mong kamag-anak. At dahil dito, ito ay sa Suratul Shu'ara, sumunod yung mga ayan na ito, makikita natin, kung babasahin natin, ay halos marami dito ay kwento ni Propeta Musa alayhi salam kung paano siya nagparating ng kanyang mensahe kay Firaun at paano tumanggi si Firaun at ano ang ginawa ni Firaun sa mga mananampalataya at paano sila niligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ni Firaun. At dito, isa sa mga aral na mapupulot natin dito ay ang Quran ay ibinaba sa atin na may mga kwento rito para tayo ay makapulot ng aral. Kaya makikita natin dito sa ayan na Surat Shu'ara na kung saan nandito mismo yung talata na sinabi ni Propeta, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wa'andhir ashirataka al-aqrabin na iparating mo, magbabala ka sa iyong mga malalapit na kamag-anak. At dito, sa mga talata na ito, mababasa dito yung kwento ni Propeta Musa alaihi salam kung paano niya pinakitunguhan ng si Firaun at ng mabuting pakikitungo, mabuting pakikipag-usap. At ganun din na ang pagtanggi ng mga musyrikin, ang mga hindi mananampalataya ay likas na sa kanila na may mga tumatanggi sa kanila at sila ay nagmamalaki, nagmamayabang. At ganun din na ang tao ay dadaan talaga sa pagsubok kapag siya ay pinahawakan niya ang katotohanan. At dito, yung mga ginawa sa kanila ni Firaun, ng mga pagpapahirap,
At ganun din, ang tiwala ni Propeta Musa alayhis salam sa nag-iisang tagapaglika. At dahil dito, sila ay nagtiwala kay Allah, niligtas sila ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasama ni Firaun. At dito, ikinikwento ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang ginawa ni Propeta Musa, ang dakilang propeta ng Islam, dakilang propeta na kung saan dapat nasundin ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang mabuting pamamaraan, ang pagtitiis, ang tinatawag na pagtitiwala kay Allah at ganun din na magtiwala kay Allah at ililigtas tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at palagi pa rin mananatili ang katotohanan. Kaya dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung ibinabasa kanya ang ayan ito wa andir ashirataqal aqrabin ay siya ay pumunta sa Jabal As-Safa. Ang Jabal As-Safa, kapag kayo ay nag-umra, pagkatapos niyo magtawaf, kayo ay magsasala ng dalawang raka sa Maqam Ibrahim, pagkatapos ay sunna na uminom ng Zamzam, at pagkatapos pupunta tayo sa Jabal As-Safa. At Jabal As-Safa, yung Safa wal Marwa. Ang Jabal As-Safa ay doon tumayo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinawag niya ang mga tribo sa Makkah. Ang mga tribo ng Quraysh sa Makkah. At dahil dito ay dahil kilala nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halos lahat sila ay nagtitiwala sa kanya, ay pumunta ang mga tao, naipon ang mga tao. At dahil dito sinabi niya sa kanya na nung natipon na sila, na kung sasabihin ko sa inyo, na ito yung unang sinabi niya, kung sasabihin ko sa inyo na sa likod ng bundok na ito ay may mga kabayo na panggera na sila ay gustong umatake o lumusob sa inyo, kayo ba ay maniniwala sa akin? Ang sinabi ng mga tao ay kami ay maniniwala sa iyo dahil wala kaming nasusubukan sa iyo na yung tinatawag na pagsisinungaling. Sila ay nagtitiwala. Kaya sinabi niya, wala pa kami nasubukan na pagsisinungaling mula sa iyo. Bagko sila ay nagtitiwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw ang kanilang pagkakasabi. Kaya tinanong din sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil meron siyang gustong iparating sa kanila. At sinabi niya, pagkatapos noon, sinabi niya, nako, ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay propeta sa inyo at nagbibigay sa inyo ng babala na sino man ang hindi sumunod ay paparusahan ng Allah at sino man ang sumunod ay paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ibibigay sa kanya na gantipala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagbigay ng babala sa kanila. Kaya lahat sila, halos lahat sila ay hindi makapagsalita maliban lamang kay Abu Lahab. Abu Lahab, ang tito na propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay tumayo at nagsalita at sinabi niya, "Natabban laka ya Muhammad, kasawian sa iyo o Muhammad. Yan lang ba ang bagay kung bakit mo kami tinipon? Yung bagay na yan?" So si Abu Lahab doon pa lang sa unang pagkakataon ay siya na ay gumawa na ng mga hindi magagandang mga salita kay propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay kabilang sa mga malalapit na kamag-anak ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa ito sa pagsubok kay Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil kamag-anak niya, tito niya, si Abu Lahab. At siya yung nagsabi na, yan ba yung bagay na kaya mo kami tinipon dahil sa bagay na yan? At dahil dito ibinabasa kanya yung talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran, sa suratu Al-Masad, na sa ibang mga riwayat, tinawag nila ito na suratul Lahab, na tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. At itong talata na ito, itong aya, sura na ito, itong si Abu Lahab ay isa ito sa mga miracles ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bakit? Bago mamatay si Abu Lahab, 10 years bago mamatay si Abu Lahab ay ibinabana ang talatang ito. Ang talatang ito ay ibinaba na binibigyan ng sentensya si Abu Lahab na siya ay mamamatay na isang kafir, musyrik na hindi mananampalataya at mananatili siya sa kanyang pananampalataya at hindi niya babaguhin ang kanyang pananampalataya. Sinabi sa tabbat yada Abi Lahab wa tab, kasawian kay Abu Lahab dahil sa kanyang ginawa. Hindi nakapagbigay ng kabutihan sa kanya, ang kanyang kayamanan, ang kanyang pamilya, ang ninuman, bago siya ipaparusahan sa araw ng paghukom. At after 10 years, ay namatay siya na ganun pa rin ang kanyang paniniwala. Maaari niyang
maaarin niyang ha, sa panahon na yun. Dahil ito'y binaba, maaarin niyang pasinungalingan ng Quran. Sabihin niya, ako ay nagmuslim ngayon, tinanggap ko ang Islam. Kaya ang Quran ay mali. Pero dahil sa yan ay sinabi ng Allah, yan ay miracles na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam after 10 years. Marami na nagmuslim ng mga sahaba. Pero si Abu Lahab ay nanatili pa rin siya at wala siyang tinatawag na binago sa kanyang reliyon. At ito ay nabanggit na sa banal na Quran, ay binabasa kanya bago pa siya mamatay ng 10 years. Allahu Akbar. Isa ito sa mga miracles ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga dahilan na nagmuslim itong isa sa mga doktor na si Dr. Miller, na isa sa mga Amerikano na nakipag-debate sa mga Muslim, at isa ito sa dahilan kung bakit siya nag-Muslim. Ang sinabi niya, paano ito sasabihin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na maaring pasinungalingan ni Abu Lahab at pagdating ng panahon na nagkamali ang Quran? Pero dahil ito ay galing kay Allah, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay nanatili at totoo hanggang sa mamatay si Abu Lahab, at ito ay isa sa mga miracles ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos noon, ito na yung nagsimula na yung lantaran na pagpaparating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng kanyang mensahe na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Pagkatapos ng 3 years ay siya ay tinatawag, ibinabasa kanya yung Wa'andhir Ashirataka'l Aqrabin, at ito yung nangyari na siya ay nagparating ng mensahe sa lahat ng kanyang mga katribo, mga kababayan na sa Makkah, at ipinarating niya ang Islam sa kanila. At lahat at unang ginawa ng mga Quraysh nung nalaman na nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagparating na ng mga mensahe, ay pumunta sila kay Abu Talib. Ang mga Quraysh, hindi sila ang mga hindi mananampalatayang Quraysh, hindi sila sang-ayon sa ginagawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sila ay maraming mga ribulto na sinasamba. Maraming mga sinasamba na mga maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, kinausap nila si Abu Talib, pero si Abu Talib ay maganda kanya pakikitungo sa kanila, at si Abu Talib ay isang kabilang siya sa mga pinuno, ang mga pinuno ng Quraysh. Kaya wala silang magawa nung sabihin niya na nagpaliwanag siya sa kanila na hayaan niyo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, wala silang nagawa. At marami silang ginawang paraan sa loob ng 10 years na ito bago mag-hijra si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Meron tayong 3 years na patago na pagdadawa, pagpaparating, at ngayon nagsimula ngayon yung lantaran na pagpaparating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung nagtagal ng 10 years, at marami silang dinaanan na pagsubok sa mga panahong ito sa loob ng 10 years bago mag-hijra si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kabilang dito ang kanilang pagkakasabi na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay gumagamit ng mahika. Subhanallah, gumagamit ng mahika. Ganun din siya ay sinungaling. Subhanallah. Kahit na sila ay nagtitiwala, sila alam nila ang kanyang pagiging tapat, mapagkakatiwalaan. Yan ay alam, sinasabi nila. Pero dahil sa siya ay naging propeta, dahil sa siya ay naging mensahero ng Allah, ay nagsimula ang mga hindi mananampalatayang Quraysh na sabihin na siya ay salamangkero, siya ay isang sinungaling, at iba pa. Hanggang sa kabilang sa mga ginagawa nilang pagpapahirap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay yung dalawang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga babae ay pinahiwalay nila yung kanilang mga asawa. At ganun din na yung isang beses na nagdarasal si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba, at yung laman loob ng hayop ay inilagay nila sa kanyang likod habang siya ay nakasujud at nagdarasal. Allahu Akbar, la ilaha illallah. At umiyak na iyak si Fatima, at sinabi niya na bakit niyo ginagawa sa isang tao, yung anak niya si Fatima, sa isang tao na wala siyang ginagawa sa inyo maliban sa kanyang sinasabi na ang kanyang Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, iisa ang Panginoon. Ganun din na itong si Ummu Jamil, nanay ni Jamil, na kabilang sa nabanggitin natin kanina, suratu al-Masad, nabanggit din, وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, at yung kanyang asawa, itong si asawa ni Abu Lahab, at siya rin ay kumukuha ng mga bagay na mga tinik at nilalagay sa daanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa pituan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nanatili siya sa maganda pakikitungo sa kanila. Siya pa rin ay hindi sumusuko sa kanilang siya pa rin ay nagdadawa, nagpaparting ng Islam, dahil ito ay tinatawag na
kabilang sa mga pagsubok sa kanya na dapat niyang tiisin. Dapat niyang tiisin dahil kabilang ito sa pagsubok bilang isang propeta. Ito yung sinabi ni Waraka bin Naufal na palalayasin ka ng iyong mga nasyon. Subhanallah. Dahil sa mensahe na ito. At ganoon din, isang beses sila ay nagdadaawa ni Abu Bakr as-Siddiq. Sila ay nagparating ng relihiyong Islam sa mga tao. Ang pagsamba sa nag-isang tagapaglika, ang pagsamba sa lumika sa atin, ang pagsamba kay Allah. Yun ang kanilang mensahe. Pero sila ay pinagbabato, pinaghahampas ng mga tsinelas at iba pang mga bagay hanggang sa nawalan ng malay si Abu Bakr as-Siddiq at saka si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At noong nakuha sila ng kanilang mga kamag-anak, at dito ay si Abu Bakr as-Siddiq ay sinabi niya na nasaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang ito sa isa sa mga riwaya kung gaano kamahal ni Abu Bakr as-Siddiq si Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ayon sa ibang mga riwaya na siya ang pinakamainam sa mga sahaba, siya ang pinakamainam na tao pagkatapos na ng mga propeta. At dahil dito, isa sa mga kwento ay sinabi niya nasaan si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at sinabi ng kanyang nanay na magpahinga ka muna. Dahil siyempre, sinaktan sila ng mga Quraysh. Kaya nawalan ng malay si Abu Bakr. Sabi niya, hindi ako makakapagpahinga na maayos. Hindi magiging maganda ang aking pakiramdam hanggang hindi ako nakakasigurado na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa mabuting kalagayan. Hanggang sa hinanap nila at nakita nila na nasa maayos na kalagayan si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at saka nagpahinga si Abu Bakr as-Siddiq. Subhanallah. Kahit na nasaktan siya, kahit na halos buong katawan niya ay may mga sugat, ay hindi pa rin siya, hindi niya naisip yun. Hindi niya naisip ang bagay na yun. Bagkus ang unang tinanong niya, ano ang nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yan ang tunay na pagmamahal. Yan ang ano nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, na mas inuuna pa nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam kaysa kanilang sarili, dahil nakita nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na alipin at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa pagpaparusa, pagpapahirap ng mga Quraysh, ay ang pagpaparusa nila kay Bilal ibn Rabah. Nakwento natin ito, na siya isang alipin ni Umayya bin Khalaf, at pinaparusaan siya ni Umayya bin Khalaf. Binibilad sa araw, hindi pinapainom, hindi pinapakain, para lang itanggi niya ang relihiyong Islam. Pero ang kanyang tanging sinasabi ay ahadun ahad, ahadun ahad. Ang tanging dapat sambahin ay ang nag-iisa na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa binili siya ni Abu Bakr as-Siddiq. Kahit minahalan siya ni Umayya bin Khalaf, malaki ang ginawa niyang presyo kay Abu Bakr, kay Bilal ibn Rabah, ganun paman ay si Abu Bakr as-Siddiq ay halos ang kanyang kayamanan ay ginugol niya sa pagbili ng mga alipin para sila ay makaligtas mula sa pagpapahirap ng mga hindi mananampalataya. Kabilang si Bilal sa nabili ni Abu Bakr as-Siddiq para siya ay makalaya at makaiwas sa pagpapahirap ng mga hindi mananampalataya. Kabilang din sa parusa, mga pagpapahirap na ginawa ng mga Quraysh, ay ang kanilang pagpaparusa sa pamilya ni Ammar, ang nanay ni Ammar at saka sa tatay ni Ammar. Si Sumayya, isang babae, Sumayya, ang una nagmuslim sa kanila ay si Yasir, si Ammar. Nagmuslim si Ammar, at pagkatapos ay kanyang ipinarating ang mensaheng Islam sa kanyang magulang na si Yasir at saka si Sumayya. Nagmuslim itong si Yasir at saka si Sumayya. Ngunit pagkaraan ng nalaman ng kanilang mga Quraysh na nagmamayari sa kanila, ay pinarusahan nila itong si Sumayya at saka si Yasir hanggang sa napatay nila itong si Sumayya at saka si Yasir, ang pinakaunang nasyahid na babae. Ang pinakaunang nasyahid sa Islam ay si Sumayya. Dito sa pagpaparating ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mensahe, ay si Sumayya na hindi niya pinagpalit ang kanyang relihiyon, na pinanindigan niya ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, dahil alam niya na ito ang totoong katotohanan, ito ang daan tungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila ay nanatili na naging matatag sa relihiyong Islam kahit na buhay ang naging kapalit. At sinabi sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna maw'idukumul jannah, katotohanan na ang pangako sa inyo na naghihintay sa inyo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang paraiso, na ito ang buhay na walang hanggan. Allahu Akbar. Nawa ipapasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso, at ganoon din na tayo ay maging matatag sa kanyang relihiyon at maisabuhay natin at pamapanindigan natin ang pinakadakilang relihiyon na ito ang relihiyong Islam. At dahil dito si Sumayya at saka si Yasir,
na mag-asawa ay pinatay sila ng mga Quraysh na hindi mananampalataya. At si Yasir naman, o si Ammar na anak nila ay nakaligtas at nanatili na kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon na ito, ang mga sahaba ay sila ay nanatili sa isang lugar. Kapag may nagmumuslim sa kanila ay doon pumupunta sa lugar na ito. Kumbaga sa panahon natin ay parang masjid, parang opisina, parang jaliyat na ito ang Darul Arqam. Darul Arqam na ito ay napakalapit sa Safa, sa bundok ng Safa na mayroong tinatawag na Darul Arqam. Ang nagmamayari ng tahanan na ito ay si Al-Arqam na isang kabataan, isang binata ang natao na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginawa niya ang kanyang bahay na bahay ng mga sahaba upang dito magsaliksik ng kaalaman, upang dito ang ituro ang mga dapat malaman ng isang bagong yakap sa Islam. Kaya narapat sa atin na huwag tayong mag-isa. Kung tayo ay mag-Muslim ay pumunta tayo sa mga kapatid natin na mga mananampalataya dahil doon natin malalaman ang relihiyong Islam. Huwag tayong mag-isa. Kapag tayo ay tinanggap natin ng Islam, kinakailangan na tayo ay pumunta sa mga group na sa mga Facebook na may mga nag-aaral doon patungo sa Islam para malaman natin ang Islam. Hindi yung nagsyahada tayo pagkatapos ay wala. Ang mga sahaba sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay pinapahirapan patago sa panahon na ito. Pero ganun pa man, mayroong silang paaralan, mayroong silang Darul Arqam na kapag sila ay nagmuslim, sila ay pasikreto na pumupunta doon para pag-aralan nila ang relihiyong Islam. Sa panahon natin ngayon, hindi tayo walang nagbabawal sa atin. Bakit hindi tayo mag-aral? Kapag ikaw ay nagsyahada, tinanggap mo ang dakilang relihiyon na ito, ay narapat po sa atin na malaman natin, alamin natin ang kagandahan ng relihiyon na ito. Alamin natin ang mga ipinag-utos sa atin. Alamin natin ang kadakilaan ni Allah, ang mga responsibilidad natin bilang isang mananampalataya. Kaya narapat po sa isang mananampalataya, sa isang Muslim, na tinanggap niyang relihiyon Islam, babae o lalaki, na dapat ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Wala pong pumipigil sa atin at wala tayong magiging sapat na dahilan para sabihin natin na hindi tayo naging mangmang tayo dahil walang nagtuturo ng Islam. Napakarami po sa ating mga lugar, sa ating kahit sa Facebook, napakarami nagtuturo about sa Islam. Meron tayong mga beginner sa bagong Muslim. Meron tayo kung marunong ka na, pwede kang pumunta sa ibang mga ano pa, Allahu Akbar. So, napaka ano po ng pag-asa sa liksik ng kaalaman. Sikapin po natin dahil tunay na ang pagsasaliksik ng kaalaman ito po ay liwanag. Hindi mo mararamdaman ang ganda ng relihiyong ito kung hindi mo pag-aralan. Hindi mo matitikman ang pagiging tunay na mananampalataya kung mangmangka sa relihiyon mo. Kaya ang mga sahaba, sila ay nagsaliksik ng kaalaman. Sila ay mga balik Islam. Pero sila ay naging mga ulama. Ang relihiyon natin, kinukuha natin sa kanila. Bakit? Dahil sila ay nag-aral sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit sila ay pinagbabawalan, sila ay sinasaktan, pinapahirapan, pero sila pa rin ay pumupunta at nagsasaliksik ng kaalaman sa abot ng kanila makakaya. Kaya po tayo, alhamdulillah, ay dumating sa atin ang relihiyong Islam sa pamagitan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pinaka dapat na gawin ng isang tao, ikaw man ay isang tinatawag na inborn Muslim, ikaw ay Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakan, Siamal, o anuman ang tribo mo, hindi po dugo natin ang magliligtas sa atin, kundi ang relihiyong Islam. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ang magliligtas sa atin at panghahawak ng ating napag-aralan. Isabuhay natin ang ating napag-aralan. Yan. Hindi yung tinatawag na hindi ka magsasala, hindi ka mag-aaral dahil ako ay isang pinanganak na Muslim. Subhanallah. Hindi po. Dapat po tayo magsaliksik ng kaalaman. Dapat tayo magsaliksik ng kaalaman. Talabul ilmi faridatun ala kulli Muslim. Sinabi ng propeta, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa bawat Muslim. Sa ibang riwaya ay sa bawat Muslima. At yan po ang huling pag-aral natin ngayong araw. At subaybayan niyo po ang ibang mga pag-aral natin sa episode 5 natin. At nawa nakapulot tayo ng aral sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay maisabuhay natin. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa gati pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
At ganun din na dagdagan ng Allah ang ating mga kaalaman at ito ay maisabuhay natin. Hanggang sa muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.